Ganda kasi, taka muna bago magsimula kasi daw yung ulit. Sa mga kapatid, nakikinig kayo lahat dyan. Ang recording namin, pwede niyong pakinggan niya habang nagluluto, naglalaba, habang namamlansya. Hindi pwedeng habang nasa, siyempre hindi yung matutulog. Pwede para malibang kayo, di ba? Yun lang naman, siyempre pag may oras kayo sa pamilya nyo, yun ang oras nyo. Okay, so game. Yung, sabi kasi ng mga prophets, ng mga Bible scholars, na talagang bihasa sa pag-aaral ng propesiya sa Bible. Ang Israel ang ating orasan para malaman kung malapit nang dumating ang Panginoon. So, maraming propesiya sa Bible sa Ezekiel 30, basta between Ezekiel 36 to 39 is meron doong propesiya na nagsisimbolize ng gera na ang gegera sa kanya ay ang Iran, which is the yung Persia, which is the nakalagay sa Bible kasi Persia, pero ang present day name ng Persia ay Iran. And then yung Egypt, yung Syria. Yan, tapos kasama na yung mga surrounding nations, kasama na yung mga Philistines, ganyan yung actually yung Philistines is still the name from the Bible. Ang nag-exist siya hanggang ngayon, hindi siya napalitan. So, yung meron pa yung from the Philistines. Yeah, and then kasi sila yung nag-occupy, kaya lang naman nagkaroon ng issue kasi sila yung nag-occupy sa dating lupa ng Israel. Kasi talagang iniscatter ng Panginoon ang Israel dahil sa naging talagang tuluyan nilang tinalikuran kasi ang Panginoon They didn't serve God. They deserve gods of other nation. Yung mga diyos-diyosa ng ibang bansa. And doon talaga na ano yung puso ng Panginoon na wala siyang magagawa kasi pinili yun ng mga taong pinili niya. Pero may pangako siya na isa sa mga takda ng huling araw, yung pagbabalik muli ng Israel sa kanilang kalupaan. So, nagkaroon ng maraming gera dyan dyan sa Israel. And then, yun, na iprophesya sa Bible na ibabalik muli ng Panginoon yung kanyang hinirang na nasyon sa lupa nila. And natupad yon kaya nabuo ang Israel. Kaya lang, hindi natuwa yung mga pinalayas na tumira dun sa Israel na pansamantala. Inaangkin ng Philistine yung kanilang lupa. At doon na nag-umpisa yung walang katapusang gera. So, 1940s pa, talagang matindi na talaga yung labanan dyan. Ngayon, yung ang sumunod na propesiya is gegerahin ng Israel ng mga bansa dahil ang paglaban nila dun sa teritoryo ay may kinalaman sa kanilang relihiyon. Kasi kung natatandaan nyo, si Jacob, ay si Abraham may anak na original, si Isaac. At bago ipanganak si Isaac, nagkaroon siya ng anak sa kanyang katulong dahil si Sarah, nainip sila, hindi sila nagtiwala sa Diyos na bibigyan sila ng anak sa kanilang katandaan kasi almost 90 years old na sila. So sa alipin nila na si Hagar, hinayaan ni Sarah na si Abraham magkaroon ng anak at ang pangalan ay si Ishmael. So this the race of these people, yung origin ng mga Arab countries nang galing sila sa Ishmael origin, yun yung kanilang ninuno. At si Isaac, at si Isaac, mahabang istorya yan pa. At si Isaac ay ang bansang Israel. Sige, balikan natin, gusto mo nang matagalan. Bakit nagkaroon ng bansa ng relihiyong Islam? Alam ko history din. Google nyo. Kasi yung yung isa si Muhammad na nasa bandang Middle East na taon na madasalin siya sa Diyos. He knows the books of the Bible. Ang problema, may nagpakita sa kanyang anghel. Angel of Light. So nagpresent siya ng bagong gospel na ito ang
tamang katuruan ng Diyos. At yun ang pinaniwalaan ni Muhammad. Kaya si Muhammad ang tinuturing na propeta ng relihiyong Islam. At ang nagpakita sa kanya ay Angel of Light, which is si Lucifer mismo, si Satan mismo na nagbalat kayong anghel. Kaya nga kontrang-kontra to sa bansang Israel eh. Talagang kung makikita mo yung Quran, yung Biblia ng mga Muslim, makikita mo yung mga words na Abraham, Jacob, bakit similar sila sa Bible pero iba lang ang tinawag sa Diyos, Allah. So yun doon yung umpisa, pero kung gusto niyo pang malaliman, Google niyo kung paano nag So ngayon, yun yung origin ng Islam. Ngayon, bakit tayo magpipray sa Israel? Kasi sabi ng Diyos, isa sa mga signs ng kanyang pagbabalik kapag tinawag na ng Hudyo ang pangalan ng Panginoon. Kasi hindi nila tinuring na Panginoon si Kristo dahil una, hindi nila pinaniwalaan na dumating na ang Mesaya. Sa kanila, hindi pa dumarating yung Mesaya. Hindi nila na-recognize si Jesus, di ba? Kaya nga, pinapako nila yan eh. Kasi hindi nila recognize yan as God. Only a handful of disciples and a handful of believers ang naniwala sa kanya nung panahon na yan. Kaya nga, majority of the people, kahit nakita na nila yung milagro, miracles of Jesus Christ, nagkaisa sila na si Barabas ang ipalayain at si Jesus yung ipapako. Na parang ang mga pinapako lang noon yung talagang may kasalanan, pero walang kasalanan si Lord. Isabihin, ganun katindi yung pagtalikod sa kanya ng mga tao or hindi pagkilala. Ngayon, since napatunayan naman na natin sa kanyang salita na siya talaga ay Diyos na nagkatawang lupa, ang sabi niya ay, eto, kailangan natin kasi puntahan yung verse sa Bible para hindi tayo nanghuhula. Hindi kasi, kailangan daw sabi ni Jodel ipaliwanag eh. Wait lang ha. So, kailangan daw sabihin ng bukang bibig ng mga Israel. So, hindi pa nga kilala ito lubusan. Kaya nga, ang IFP, sila Dan Balais, meron silang mga missions papuntang Israel. Si David Herzog, yung bumisita ditong evangelist, is kumikilos para mag-evangelize. So, para ang bansang Israel ay makakilala kay Jesus. Kung titignan niyo yung Bible, yung Revelation, may nakalagay doon na may 144,000 na tatatakan na na manggagaling sa 12 tribes of Israel. Eh hindi mangyayari yan kung walang mag-reach out sa kanila. So, sabi ng Lord, itong gera na to ay ang magpapadurog sa puso nila para hanapin ang totoong Diyos, si Yeshua. So, dahil dito, magkakaroon ng malakihang harvest. Kaya lang, pag-pray din natin na ang kalooban ng Diyos na makalusot pa rin yung kapayapaan muna. Huwag munang totally take over ng Antichrist. Kasi pag medyo mahirap-hirap na eh, times will be hard. Lalo na kapag sa panahon na yon. Kasi talagang ang mga anak ng Diyos na talagang nanampalataya lang sa kanya yung bibigyan ng Lord ng kapangyarihan. So we have to be one. To be equipped by the Lord. Kasi nakakalungkot, may mga Kristiyano sa panahon ng Antichrist that they would not be empowered. Kasi hindi nila, may pamantayan ang Diyos eh, may standard si Lord kung sino yung bibigyan, pagkakatiwalaan niya. Yung talagang willing na magpagamit at willing to die for Him. So, wait lang ha. Blessed is he who comes in the name. Teka lang po. At sinesearch ko lang. Wait lang po ah. Kasi si Nancy, ay si Joby, at saka si Lablab. Kailangan. Naiintindihan nila yung laban. Ipaliwanag mo nga, Jodel, muna. Tuloy mo. Kasi hinahanap ko yung ano, verse eh. Isa sa verse na nagsusuporta dyan, yung sinasabi din na I will bless, sabi niya kay Abraham, I will bless those who bless you and curse those who curse you. Kaya,
kung di natin susuportahan ng Israel, the Lord will curse us. Kapag naka-oppose tayo. Kaya natin binibless ang Israel. Every morning, pwede niyong isama sa prayer, kahit short prayer lang, Lord, we pray for the peace of Jerusalem. Kasi biblical yung word na yun. Nandun yan sa Psalm. So we pray. Kaya hindi kailangan ng mahaba, pero yung buong puso natin na niluluwal natin sa panalangin, nagde-declare tayo for the peace of Jerusalem, kahit pa nagkakagulo-gulo na. We declare, Lord, we pray and declare for the peace of Jerusalem. Biblical kasi yun. Importante na naiintindihan natin na prioridad ang ipanalangin ng bansang Israel higit sa bansa natin. Kasi ano man ang mangyari sa bansang yan, maaapektuhan din tayo. Okay, itong ano... Sige, itong ano, nasa Psalm 118 pala, verse 26, dito, dinidescribe ng Lord yung people of Israel that they would bless the Savior at His arrival. At ito yung verse na kung saan, blessed is he who comes in the name of the Lord, from the house of the Lord, we bless you. Saan ba yung house of the Lord? Yung tinuturing na house of the Lord, yung original house of the Lord, he dwells in Jerusalem. So, may kita dito na from the house of the Lord, we bless you. The people who will bless the name of the Lord is the nation of Israel. Kaya, kung hindi ka Bible scholar, hindi ka aral sa Bible, hindi mo ma-interpret na ganun yun. Isipin mo, ah, the people bless the Lord. Parang iniisip mo, parang ikaw yun eh. Pero kung tutuusin, may deeper meaning, hihimay-himayin mo yung salita ng Diyos, sino yung speaker dun sa Bible? Kung tayo, tinutukoy ba tayo o tinutukoy ba yung bansang Israel? Tinutukoy dito sa verse, sa Psalm 118 verse 26 that kailangan nating marinig sa mga bibig ng mga Israelita that they bless the Lord. And hindi pa yun dumarating sa puntong ganun kasi marami pa rin sa kanilang hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya ang gagawin ng Lord, mamadaliin niya yung proseso. Kasi sinabi niya sa akin yun ng New Year eh. Mamadaliin niya yung proseso, pabibilisin niya yung takbo ng panahon para mas makabalik siya. Kasi nakasalalay sa bansang Israel yung pagbabalik ng Lord. So hanggat hindi nasisave ang Israel, matagal pa yung pagdating ng Lord. Mas matanggal, ang mangyayari niyan, kaya nga gusto ng Lord na unless hindi daw paiksiin ni Lord ang oras, mahihirapan ang mga anak niya. Mas mahirap sa atin dahil maglalaganap yung Antikristo eh. Kumbaga, hindi natin kakayanin. Nung kinatrabaho ng Lord at prophecy ng God. Kaya pinapaiksi na ng Lord ang oras kasi this is not the real life that we have. Our real life is in the millennium na malapit na kung saan babalik ang Lord at mabubuhay pa tayo ng thousands of years. Kung mamarapati ng Lord talagang ang dalangin talaga namin is lahat tayo makatawid. Kasi this is, the earth is parang... This is Earth 1 transitioning to Earth 2 or life in part 2 sa Earth na kung saan kasama na si Lord. Kasi this life is ano eh, hindi pa talaga yun eh. Kung akala mo ito na yung buhay mo, hindi pa. Nandito pa lang tayo sa mga pagsubok kasi sasalain ng Lord. Kaya ganyan, may ganyan si tatay, kaya may mga problema tayo kasi sinasala tayo ng Panginoon eh. Para kung sino yung makakatawid, yun yung pagtawid sa pagdating ng Panginoon, yung pamumuhay na kasama ang Panginoon. Imagine, nabuhay na si Jesus, 'di ba, dito as a human. 'Di ba? For 2000 years ago naging tao siya, and then babalik siya uli. But he's not a human anymore. He's a glorious God who will reign here on earth makasama ng sangkatauhan na mabubuhay sa kanya. Kasama siya. Tayo 'yon. At inaangkin na natin na tayo 'yon, sino pa bang kasama ng Lord kundi tayo, 'di ba, na mananampalataya. So yun lang, para makapag-agwanta tayo kasi marami tayong kailangan pag-usapan. I-ano na natin, i... Ano yan? Drawing? Ano yan? Explain mo. May wings? May anghel. May anghel. Hindi masyado eh. Picturean mo kaya? Picturean mo, to send mo sa messenger para kita namin. Ayaw niya kasi may kasabing error. Ah, wala naman yun. Kasi... Sabi niya, Mami, pagkatapos natin mag-communion, pinakita niya sa akin, sabi niya, Mami, tignan mo to. Yung angel, sabi niya, parang nasa malaking castle. Tapos, yung angel, sabi niya,
iba yung angel, hindi kagaya nung nakaraan. Yung angel na to, masyado malaki yung pakpak. Mm. Sobrang laki ng feathers, malaking-malaki. Tapos, yung belt niya parang black, tapos parang may mga gems. Tapos, gems pa. Ay, may gold daw, sorry naman. May mga gold na gano'n, na bilog-bilog. Tapos, anong kulam yung dress nito? Tapos, royal blue. Yung kaso, ang hinahanap niya, may sword na gold, malaki. Pero, ang hinahanap niya kasi, yung angel kasi daw, meron siyang nakapatong dito sa ulo na hindi magets ni Yen. Pero sabi niya, nakita ko na yun sa superbook eh. Sabi ko, ano ba, yung feathers ba? Sabi niya, hindi. Sabi ko, crown ba? Hindi na. Sabi niya. Hindi kaya yung sinusuot ng mga hudyo, yung parang sombrero ng hudyo? May mga sombrero silang maliit. So, parang, sabi niya, nakita ko na yun sa superbook. Sabi niya, nasuot yun ng parang guard, sabi niya. Parang guard daw yung nasuot. Pero iba. Sobrang yun. Hindi daw white na ano, ma-feathers daw yung pakpak. Alam mo yung parang, yung every details ng feathers. Tapos, ano, yung pinakadulo ng pakpak, parang meron pang mga extended na mga feathers. Yung mga pakpak. Hindi kaya Archangel yun, hindi naman, no? Kasi nga, kuya, may, sabi ni Stephanie, may nirelease na bagong batch ng angels na never seen in heaven. Sige niyo lang nakakita. Tapos, sige niyo lang nakakita. Ako hindi ba? Diba? Sana all. Hindi sana all. Lahat tayo makakita. Sana all nga, ibira ka. Hindi, sabihin lahat talaga makakita. Hindi sana. Ah, alam niyo daw yung mga sundalo sa UK. Yung parang may mataas dito na ano. Pero hindi siya eksaktong ganun ah. Tingin ko, parang, parang siyang, ano, sa high priest, siguro. Ah, sa high priest, oh. Baka ganun. Baka di ko yung parang, meron kasing ganun yung high priest, eh. Pero, bakit may, ano, no? You okay? Angel, tapos may pang ganun, tapos may wings. Hindi kaya priestly angel? Parang hindi ko din alam, maintindihan to. Yung baka yung angel na, na galing talaga sa throne ng Lord na hindi sila ini-expose, parang, Anong ginagawa, nakita niya lang? Nakatayo. Ano lang? Nagga-guard lang, nagga-guard. Nagbabantay pa, nagbabantay. Kasi, ano eh, alam niyo, minsan, mag-worship na lang tayo, nakaka-excite pa, no? Yung parang, kahit na nakikikinig lang tayo sa nakakakita. Oo nga eh. Nakikikinig. Kasi hindi na. Talaga, tapos sabi niya nga sa akin, hindi ko yan ini-imagine. Sabi ko, oo naman, kasi sabi niya, hindi ko ma-imagine yung ganyang kagrabing angel. Sabi niya, kasi sobrang laki talaga ng pakpak, sabi niya. Sabi ko, gano'n, sabi ko, ano yan, malaki ba yan? Oo, giant yan, malaking-malaki yan, ang angel, sabi niya sa akin. Yung klaseng angel yan, sabi niya. Okay na. Oh, wait lang daw kayo. Meron pa? Kasi dinodrawing ni Ate. Tapos, iyaano ko na lang yan, tag doon. Pipicturan ko na lang yung angel ni Ate Yan. Parang, ang color is parang ash na parang paday, parang mala-diamonds. Yun daw yung dulo ng mga wings. Ah, okay. Oh, ganda naman. Parang ash na mala-diamonds. Hindi ko ma-explain. No, parang, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle. Tag doon. I think it's tama si Ate, si Ate Risa, parang priestly yung lumalabas sa drawing niya na angel. Oo. So we give thanks, Lord. Glory to you, glory, Lord. Glory to you, Lord. Sa anuman, Panginoong, ginagawa mo sa mata ng anak ko, glory to your name, Lord. At hindi kami papayag, Lord, na maagaw ng kaaway, Panginoon, ang mata ni Yan, pleaded by the blood of Jesus. Yes. It's sanctified in Jesus' name. Ganun din, Lord, si Ate Yan, si Ate Sam, si Hans, Panginoon, Ate Jillian. Habang naisip namin ng Judel yung talagang plinano ng Diyos na pasensya na dito ako nakaharap kasi may laptop ako no na isa pa. Yung bang hindi aksidente ang lahat ng bagay, nilagay kasi isang posisyon na kung saan bago pa mahuli ang lahat, binigyan pa tayo ng oras ng Panginoon para makapag maayos ang ating buhay
magbigay talaga ng oras sa Panginoon, kasi talagang lahat tayo may struggle dyan eh. This is it eh, mga kapatid. If you are in a church, and then no one is telling you kung anong dapat gawin, and you just listen to the sermon every Sunday without being instructed by the Lord, napakahirap. And gusto kong i-continue yung message sa akin ng Panginoon in my dream, kasi ang daming meanings kasi nung dreams ko na yon. Pinakita niya, kung nung una pinakita niya sa atin yung kahalagahan ng listening to instructions through the dream, kung bakit ginamit si nanay, na napakahalaga na nakinig din si nanay during her lifetime, at kung ano man yung itinanim niyang panalangin sa atin, nagbubunga na siya ngayon. And hindi niya tayo iniwanan ng hindi sapat yung mga, iniwan niya tayo ng sapat yung ating kaalaman. At yung mga dinadagdag pa ni Lord ngayon is further instructions. Nakakatulong si nanay ngayon sa spiritual realm para sa atin, para mas marinig natin ng mas malinaw yung mga instructions ng Panginoon sa atin. Amen po ba? So, nung tumalima kami sa utos ng Panginoon, nung pagka-attend namin dun sa feast na hindi ko sinasadyang makasama, ilang one day lang, ang nandun si Jodel at saka si Ian, pero sumama lang, nakasama lang ako ng one day kasi yung second day ay nagkataon na kinailangan si Ian sa trabaho, so sayang kasi yung ticket. So kahit na nahirap ako, I want to go there, pero naramdaman ko rin in my spirit na kailangan kong pumunta doon. And praise be to God, kasi nung pumunta ako doon, lahat ng mga narinig namin ay confirmation lang at mga tinuro na ng Lord sa atin. So totoo, parang review na lang. So kung nakikita nyo, nakakamangha ang Panginoon, punong-puno ang puso namin ng pasasalamat ni Jodel, dahil sino ba naman kami, pero kung ano yung binibigay sa amin ng Diyos, binibigay din sa mga katulad noon, yung mga powerful evangelists like David Herzog. Sino ba naman kami, di ba? It means, isa lang ibig sabihin noon, God is no respecter for anyone who asks Him. Why don't you challenge the Lord? Lord, anong revelation mo ngayon sa akin? Kasi bibigay ng Lord yan. It's so impossible when you ask for the deep things of God that God will not reveal to you. The Lord will reveal to you. Pasensya na kung ganito ako magsalita. I just cannot contain hindi excitement eh, kung hindi yung naramdaman ko na sa oras na to kung gano'n na nagmamadali yung Panginoon. Kung excited tayo sa mga bagay-bagay na masaya tayo, gusto kong malaman nyo that the Lord is excited na makasama na tayo. The Lord wants to be with us already. Nagmamadali ang buong kalangitan dahil alam ng Diyos na kung hindi niya paiiksiin ang oras, magsasuffer pa ng tuluyan yung mga anak niya dito. And that's why mayroong urgency na tinatawag. Sabihin niyo nga, urgency. Amen. So, ako, personally, ang buong katawan ko, ang buong boses ko, pati kulang na lang isigaw ko na yung buong kaluluwa ko talaga, dahil hindi sa bingi ang Diyos, ano, pero inutos talaga ng Lord na isang weapon yung when we shout, it's a battle cry. Okay? Katulad ng panahon ng Jericho, para mag-fall down yung Jericho, nag-ingay talaga sila, nagbasag pa nga ng mga ano eh, ng mga banga eh. So, what we just continue what the Lord wants His people to do. So, may mga yon, yung battle cry natin is matulungan tayo ng Diyos when it comes to His will for us na makatawid talaga tayong lahat. So, dito sa aking tinuro nung last time yung tungkol sa dream ko, ang sumunod na revelation na binigay niya, di ba yung una kong binigay sa inyo, meron akong tinuro na ano yung mga kahulugan ng tatlong oras, di ba? Ito, ngayon, sino nakakaalala ng tatlong oras ng departure? Sige, open mic. Ulit, Nance. So, ayan.
16. Wow. 1 a.m., 2 a.m., and 6 a.m. Praise God. Si Tita Delia ata. Si nagsalta na yun? Tita Delia, ikaw ba yun? Tita Delia. Oh, praise God. So, yan. Di ba? So, praise God, Tita. So, kita nyo na mayroong palang kahulugan yung mga oras na yon. At ito, sasabihin ko na sa inyo. So, ito na. Wait lang po ah. Hinahanap ko yun. Ayun. Ito yung pinaka nakakaghimbal na sinabi sa akin ng Panginoon. Kasi titignan nyo ha, walang difference eh. Nare-receive nila, nare-receive din natin. Nauna lang tayo. Pero may accountability tayo bilang nauunang nakaka-receive. Kasi sila, parang nanliit ako eh. Sabi ko, sila, narinig nila, kumilos sila, maraming ginagawa si Lord. Sabi ko, Lord, bakit kami, hindi yung kaibahan namin, bakit hindi kami nalalunch kagaya nila na parang gumagalaw na sa signs and wonders, no? Kasi syempre, sino ba naman hindi may gusto nun? Hindi tayo nag-aasam ng ganun, para lang sa sarili natin kasi. You know that? And remind you again na ang unang-una kong hiniling sa Panginoon, bago tayo bigyan ng mga kapangyarihan, is character ng Panginoon. Kasi ang pinaka-greatest revelation sa akin ng Panginoon na tanggap ko, na ako siguro kung hindi ko natanggap to, parang ang hirap makita pa yung ibang mga bagay na tinuturo ng Diyos. Nung yung revelation na even in the presence of a holy God, there's no hell, there's no evil, but a creation of Him, which is an angel, He is able to think evil in heaven. He was in heaven, and yet He was able to think evil while in heaven. And that is Lucifer, the greatest and the most beautiful angel ever created by God. Okay? Imagine that. So, anong ibig sabihin naman yan sa atin bilang Kristiyano? Ito yun eh. Kahit you have the greatest gift, kahit bumuhay ka pa ng patay, kahit nakapagpagaling ka pa, nakapagpalakad ka pa ng tao, marami ka nagawang signs and miracles, marami ka na Bible study, pero pag hindi lubos na nabago ang karakter at hindi na duplicate yung ugali ni Kristo, I'm telling you, baliwala ang lahat. And I want to reveal, babalik ko lang ulit, re-review ko lang ulit na in hell right now, may ginamit si Lord na Chinese, marami na, Korean, na napunta sa hell. And they saw that hell, dumadami, lumalaki ang hell, hindi lang sa population na dahil hindi kilala si Lord. Actually, karamihan, itong shocking revelation, karamihan ng nasa hell ngayon ay kilala ang Diyos. They knew the Lord, but they don't have a relationship, number one. And number two, marami doon mga leaders ng simbahan. Because, number three, hindi nila lubusang na-develop yung character ni Lord. Okay? Sample sa Bible. Ito na lang si Jonah, inutusan, diba? Diba prophet siya? O kailangan niyang inutusan siya ng Lord para mag-warning sa Nineveh. And yet, tingnan niyo yung character niya. Ang sama-sama ng loob niya sa Lord. Kasi bakit? Dahil ayaw niya ang puntahan yun eh. Tama, may disobedience na, may bitterness pa. Pero no, inutusan ng Lord. Napansin niya yung character. And yet, hindi na develop yung character niya na kagaya kay Kristo. Kaya hindi na na-mention yung buhay niya kung ano pa nangyari sa kanya. Kasi hindi na siya nag-matter eh. Nagets nyo? Ang nila, sinulat na lang siya sa Biblia, naging parte na lang ng Biblia para maging ehemplo na huwag gayahin. The Bible was written for us so that we would learn from these experiences na hindi na natin ulit-ulitin yung mga mistakes na ginawa ng mga alagad ng Diyos, ng mga ginamit ng Diyos ng araw. Kasi this is the generation who would fulfill the Lord's calling ng dire-diretso. You know why? Kasi dumaan tayo sa napakahabang pagsubok. Dumaan tayo. Yung mga pagsubok na yun, hinulma tayo ng mga
karanasan natin. Hinulman ang ating mga ugali. At si tatay dumadaan ngayon sa paghulma. Kasama yan. Kasi ang haba kasi ng panahon na mas maraming time yung hindi pa ayos yung puso niya. That's why inaayos, hinuhulma. Naniniwala ko doon. Para pag akyat ni tatay, makasama niya si nanay, perfect na siya. Okay? Pero naniniwala ako na ako, hindi pa rin ako nagsasarado ng aking paniniwala na hanggat buhay, hanggat may lumuluhod, hanggang sa kahuli-hulihan, maniniwala ako na kayang pagalingin ni Lord si tatay. Kumbaga, I will stand on my faith that whatever will happen, I still believe, kahit sa huling hininga. I will still believe. Kasi ganun din yung ginawa ko kay nanay eh. It's just that, yun na yung oras niya eh. And I cannot do anything. At least lumaban, di ba? At least pinaglaban mo. Nagbisaya, natuloy ako. At least. At least lumaban. That's the character of a warrior. Hanggang sa huli. Hanggang sa, minsan nga tatawa ka sa mga napapalabas mo pa sa mga movie, di ba? Yung parang patay na nga, ginigising pa. Hindi ka pumapayag na mamatay, di ba? Anyway, it's a joke. Ang kagimbal-gimbal na revelation mula dito sa panaginip ko ay kung merong 1 o'clock, 2 o'clock, 6 o'clock, kasi sinabi sa akin ng Lord na there will be a distinction. I think nakakalungkot eh. Yung pag-separate ng Lord sa wheat and the shaft. And actually, he's talking about a harvest of people. Di ba kapag nag-harvest, sino dito nakakita na ng harvest ng mga palay na may nakahalo pang mga, alam mo yon, mga parang yung bigas sa palay. Basta yun, yung may mga nakahalo pang mga ano-ano, tapos di ba pinipino pa yun. Oo, yun. Basta hindi pa nakakita ng ganun. Pero na-imagine ko yon na kailangan paghiwalayin para makain ng tao. So, masaing. So, there's sa Kristiyano daw may ganon. Dito sa panaginip ko, hiniwalay niya yung 1 o'clock, hiniwalay din niya yung 2 o'clock, hiniwalay niya din niya yung 6 o'clock. Pero, sa totoo lang, iisa lang ang direction, di ba? Iisa lang ang pupuntahan. But, yung way ng pagpunta, oras ng pagpunta, magkakaiba. Kasi sabi ng Lord, there will be Christians na iba ang training. May mga Christians na training sa church, sa traditional, mayroong din Christians na training sa house church. I'm not discriminating, pero ito talaga yung revelation ng Lord. Sabi ng Lord, those who are trained in the house churches na hindi sila sanay sa tradisyon ng ano ba yung normal na usually naka-program na simbahan, na iba ang kanilang ang training is for higher calling. Ibig sabihin, medyo mas mataas ang calling kaysa dun sa mga pumunta ng 1 o'clock. Alam niyo kung bakit? Nakita niyo yung trato sa akin sa panaginip. Di ba, kung tutuusin, pwede naman akong isa kayo, isa sa akin sila eh. Pero hindi ako sinakay. Isa lang naman destination namin eh. Maybe malasakit man lang, di ba? Pero hindi ako sinakay. Nang kakilala ko na may representation. Kasi sabi ng Lord, the training that is happening right now in the house churches is very hands-on si Lord. You know why? Kasi sa house church, mas malayang nabibigyan ng pagkakataon yung banal na spirito na makakapagtrabaho sa atin. Hindi tayo nababox na, alimbawa, kasi ganito yan eh, walang kumokontrol sa'yo na kung hindi yung umaasa lang tayo sa presensya ng banal na spirito, walang nagdidikta sa'yo kung anong gagawin mo, kasi tinitrain tayo ng Lord na tayo magtanong, tayo, kumbaga yung through the kusang loob na pag-seek sa Panginoon, walang nagpo-push sa'yo, kaya ang nangyayari, hindi sapilitan yung pagsamba, hindi sapilitan yung pakikinig, hindi sapilitan kasi out of your own accord, out of your own will, sumusunod ka, nakikinig ka, nag-worship ka, kasi tinitrain tayo on one-on-one basis.
kung napapansin nyo, pati ultimo pati service natin, ginawa niyang individualized. Kasi ang sabi sa akin ng Lord nung namatay si nanay, hindi ko pa nakuha yung kabuuan ng sinabi niya, pero sinabi niya noon na I will be hands-on, sabi ng Lord sa akin. And what does it mean to be hands-on? Sino dito nakakaalam ng salitang tutorial? Lahat ba kayo alam niyo yung tutorial? Ibig sabihin ng tutorial? Yung bang iwa one-on-one mo para turuan? Natututukan mo? Yes, yan yung ibig sabihin ng Lord ng I will be hands-on. So si Lord naka-hands-on kay Ate Marlene, si Lord naka-hands-on kay Judel, si Lord naka-hands-on kay Tatay, si Lord naka-hands-on kay Ate Jen, si Lord naka-hands-on kay Jovi, kay Lovely, kay Nancy, sa amin, at sa lahat pa ng mga anak niya na ganito yung training. I'm not saying na mali yung pang 1 o'clock. They have their own calling. Kaya lang, hindi siya ganun pag yung pang 2 o'clock, sabi ng Lord, doon sa binigay kong verse sa inyo, that may verse na binigay si Lord, di ba? Ito yun eh. Sa mga pang 2 o'clock, wait lang po ah. Sa mga pang 2 o'clock, binubuksan ko yung document ko, na iba yung kalagayan na ng pang 2 o'clock, kasi the 2 o'clock is a deep darkness kung saan very late na ng gabi. And sabi ng Lord kay Joshua, it is the time that I will show forth my wonder. I will show forth my wonder. Hindi sa pang 1 o'clock eh. Although meron din, nandun din yung crossing of the Israelites, pero may nangyari kasi ang pang 1 o'clock is ang makakatawid doon yung generation na kung saan may mga tao na makakatawid din, pero iba yung klase ng pagtawid nung panahon ni Joshua, kasi itong pagtawid ng 2 a.m., ito yung na-claim na yung promised land eh. Nakapasok, ibig sabihin nakapasok na sila sa anointing ng Panginoon to break and claim their promise. Sa 1 o'clock hindi pa eh. Pagtawid nila, nagjo-journey pa sila, ipapunta pa lang. Ibig sabihin, nag-stop yung growth nila. Kaya pang 1 o'clock lang. Because limitado kasi when you're in the traditional church. Sige nga, pwede kang magsinging in the spirit ng tuloy-tuloy, katulad ng ginagawa natin. Palalabasin ka dahil magiging cause ka ng gulo. Bakit ka nagsisinging in tongues? Tapos na kami mag-worship. May oras eh. May hanggang dito lang. 3 songs lang, okay na. And then offering. And then preaching. And then uwian na. Ay, may konti pang Bible study. Ay, meron pa tayong mga cell group. Okay, nandun na kami cell group. Ay, meron pa tayo Sunday school. O so, alam mo yon, parang kumbaga sa ano, may program. Kaya ginawa ni Lord is kinuha niya yung mga anak niya na pwede niyang mahila para dalhin sa house church is because para sa 2 o'clock sila eh. Kaya lang pa, so nakita niyo may calling talaga kayo eh. May, bawat isa sa atin may calling, pang 2 o'clock na tayo. Ngayon, pag hindi pa rin kayo sumunod sa pang 2 o'clock, dadaling kayo ng Lord sa 6 o'clock. Anong sabi namin noong nakaraan? Yung mga pang 6 o'clock, pugutan na. Ibig sabihin, yun na lang yung last na chance mo para magamit ng Panginoon. It's either papugot ka or kunin yung mark of the beast. So anong gusto mo? Pang 2 o'clock na tayo. Huwag na tayong umabot sa pang 6 o'clock. Unless ikaw talaga ay tinawag ng Lord although pang 2 o'clock ka, pero nakita ng Lord na pwede ka pa niyang gamitin hanggang 6 o'clock. Ibig sabihin, grabe na yun. Grabe na yun ng sobrang pagmamahal na willing to die for the Lord talaga. We can have the option to die for the Lord. We have the will to do that, actually. So, and praise be to God, ano? Kasi naniniwala ako na yung isang namatay sa Israel na nurse, I believe she died a martyr. You know why? Yung nurse na namatay na ikatlong namatay na Pilipino sa Israel. Ay, ako din. Nadisaling ko yun. Yes. Because I felt it. Yes. Yan, magka muna maingay. Pwede. Tira lang.
Kanina kasi alam niyo, sa totoo lang, ang aircon, hindi ko maramdaman, hindi naman dahil sa, ayokong isipin na dahil sa, alam mo namin, naposal ako, nainitan ako. Pero hindi, yung kanina talaga, mas grabe yung init na naramdaman ko eh. Yung fire, talaga yung Holy Spirit and yung presence ng Lord talaga so is sobra. Kasi hindi niyo ako makikita mag-pray ng ganun eh. Unless talagang na-i-ignite ako eh. Parang, alam mo yun, parang sinisindihan ka sa puwet. Parang ganun, yung parang sinisilaban ka, ganun. Parang ganun yung pakiramdam. Kaya parang you can't help but pray on fire. No, balik tayo doon sa babae na yun nga, I felt that she's a martyr kasi, binigyan siya ng option to na umalis or magstay. Siguro yung pag-alis is, I think, naiisip niya baka pwede rin kasi siyang may gawin pa sa kanya eh. Hindi kita marinig, Jodel. Nakamute ka. Ate, lalaki siya. Hindi, babae. Babae siya, Jodel. Napanood ko sa news, babae. So, babae siya. Tapos, hindi ko... Anyway, binigyan siya ng option ng Hamas eh to get away. Pero siguro na-discern niya na parang kahit umalis din yata ako, baka it's just a trick, you know. I'd rather stay with my Israelite na pasyente and die with her. Kasi alam niya na magiging katapusan niya yun eh. And God will honor that. Kasi lahat ng magsuside sa Israel ay... Diba? Parang the Lord will protect her and yung kaluluwa niya, it's already, kasama na siya sa millennial reign in Christ. She's only 33. Hindi alam ng tao o hindi. Oh. Biblically, may naka-prophecy para sa mga... willing to die. Oo, sa mga willing to die for Israel. Iba talaga. Sabi ko, wow, Lord, nag-shortcut siya. Nandun na siya. Isa siya sa mga babangon para you will surely but surely na sigurado talagang 100% she will reign with Christ in the millennium. Bubuhayin siya ulit ng Panginoon. So, yun, grabe. So, sabi ko, Lord, ala, talagang kakaiba. So, yung kanyang pagtawid ay, kahit nasabi mo pang 6 o'clock siya, but she's still in the 2 a.m. Kasi, it will be a wonder to the Israelites. Now, a Filipina is willing to die for them. The nurses are willing to die for them. They never left their sides. Katulad, Filipina yes. Yung nurse? Yes. Yes. Alam, ate, alam niyo kung anong meron? Oh. Yung Pilipinang namatay. Nung namatay, 'di ba? Na-media. Mm. It's just like alam niyo na parang merong preaching sa media na yung Pilipino naging ilaw para dun sa Israel. Yes. Oo. The Filipinos are willing to die. At may mga stories pa ng mga nurses. Yes. Nag-spread sa international news 'yon. Praise be to God. Amen. Yung line na nagagawa. Mm. It's para yun nag-ministeryo ate. Amen. Diba? Amen. The life itself, the light... Parang ganito yan eh. Her life becomes a light to others. The life that she lived, that she gave up her life for the sake of an Israelite, is already a gospel-sending message na binigay niya sa buong mundo na ang mga Pilipino willing to side with them. Kasi mayroon pang mga stories, may mga stories pa na maraming nurses na hindi nila iniwan yung kanilang mga pasyente, sinamahan nila hanggang sa huli. They never left them. Kahit na meron silang option to leave. Kasi meron, hindi naman sila pipigilan eh. They have the option to leave their, pero hindi nila iniwanan yung mga amo nila. They stayed and sinamahan talaga hanggang sa huli, hanggang sa ma-evacuate sila. Hindi talaga nila iniwan yung employer nila. So, praise be to God for that heart. Di ba matagal na natin pinagpipray that one of our natural resources is the human resource na gagamitin ng Lord mightily, especially matagal na natin pinagpipray yung OFW at ngayon, ito na yung time na ginagamit na talaga yung mga OFW for the glory and salvation. And especially, for the nation of Israel. Grabe. Ang mga OFW karamihan na hindi iniiwan ng kanilang employer ay isang malaking mensahe sa mundo na magpapatunay na
they're preaching the gospel through their life stories. Hindi nila kailangan sabihin, pero yung pagiging katulad ni Kristo, yung character na yon is very unique. Kasi most of other nationalities, I don't think gagawin yon, Nars, 'di ba, Nancy? They would save their own lives rather than stay. Kumbaga, kanya-kanyang salbahan to. Oh, and nila. Yes. Kaligtasan ko muna, bahala kayo dyan. Away niya. Oo. So, balik tayo dun sa sinasabi ko na pagkakaiba. Yes. Yung pagkakaiba. Habang nakikinig ako, napaka-genuine. Yung buong katawan ko kinikilabutan na hindi lang ito yung ipapakita ng Pilipinas sa mga bansa. Amen. 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 Kasi ako nakabantay ako eh, dahil nagpipray ako eh. Alam mo talagang durug-durug puso ko talaga habang nanonood ko ako. Pero kahit na durug-durug ako, nagpipray ako. Hindi kasi pag nadudurog talaga yung puso ko pag nakikita ko talaga yung news na ano eh, lalo na yung mga babies na pinugutan. Tapos yung 15-year-old pababa, marami yun na mga bata, nilagay sa isang bahay, tapos pinasabugan ng mga granada. So, imagine that, no? Talagang karumal-dumal nga, massacre nga eh, hindi nga siya invasion, massacre yung tawag nila. So, talagang, yung pinapisinisado atin na Islam, they will, ano, na makakatikim sila ng slaughter talaga. Oo. Pwede bang pause lang ng seconds? Siya lang ako, mabilis lang, kasi ano, hindi ko na kaya. Dali lang. Tawad. Dali lang. hindi pwede pigilan. Tawad mo muna to. Teka, hindi muna. Kasi, alam niyo yung blood, sabi nila, every one drop of martyr's blood is equivalent to 1,000 salvation souls. Tingnan ninyong mabuti yan. So, anong mangyayari? Magkakaroon ng Pilipinas ng maraming harvest. Domestic at saka international. Grabe. Nag-uumpis na palang hanggang. Amen. Hindi pa tayo parang nag-introduction pa lang ako. Sabi ko nga kay Joby, encourage kasi yan sa pagpasok ng Antichrist. Tapos si Antichrist, encourage naman sa pagpasok sa pagdating ni Lord. Ang pangitong encourage. Pero alam niyo, hindi ko alam sa inyo kung kami lang. Pero kami ni ate kasi makes emotion of excitement. Okay, I'm back. Ay, finally, mapuputol na yung mga araw. Yan, si ate. Okay, so, balik tayo. Kasi meron akong paniba. Kasi nung sinabi doon sa pag-attend namin ni Jodel, yung mag-asawa si David Herzog tsaka Stephanie Herzog, nag-preach sila about na kailangan natin talagang mag-strive to give time to the Lord na worship, the greatest weapon na ever available na binigay na sa atin ng Panginoon. Kinonfirm lang yung ginagawa natin na nagsisinging in the spirit tayo. Yan pala yung greatest weapon. When we worship the Lord in spirit and in truth, mas mabilis kasi pag nakatangs. Di ba dati na natin alam yung revelation na yun? Pag nakatangs ka, yung prayer mo ng napakahaba ng 2 oras will be 5 minutes lang na nagtatangs ka. Ganun yung power ng tangs, ano? So, how much more when you're singing in the spirit? Para mo nang pag nagsisingin the spirit ka, alam mo yung minomobilize, parang pinagalaw mo yung buong armies ng heaven to go down here on earth and to fight the battles na kailangan labanan in our behalf. So ganun katindi. So kung halimbawa ilang minuto pa lang tayo na nagsisingin the spirit, naniniwala ako na binomba na ng Panginoon yung mga arsenal, yung mga kuta ng mga kaaway. So, I'm talking about spiritual and physical, okay? Kasi may mga kalaban pa tayong sumasabay. Hindi, alam nyo, hindi kayo aware, ano? Pero, ngayon pa lang siguro sa iba, pero I'm sure yung iba sa inyo aware na ang witches of the world and witches everywhere, they are against the Christians. Mga Satanists, they know who the Christians are dahil sa spiritual realm, kitang-kita tayo kung nagliliwanag tayo o hindi eh. Kasi nila sila puro darkness sila, 'di ba? So they can immediately spot
makikita nila kagad kung, uy, ito Christian to. Uy, ito aandap-andap na Christian to. Sisindi, mamaya-mamaya mawawala ilaw. Ito, madaling tirahin. Salakayin. So, kailangan natin magmanatili na nag-aapoy. Sabihin nyo nga sa sarili nyo ngayon, I am on fire with the Lord. Amen. Kasi hindi kayo pwede mawawala ng ilaw. Hindi kayo pwede mag-andap-andap ng ilaw, kukuti-kuti, tap. Hindi pwede po yun. Kasi the enemy can spot us. The enemy, lalo na pag nare-recognize ng enemy na ano, medyo may pagdududa ka pa sa sarili mo kung sino ka sa Diyos. Yung kung ano yung kapangyarihan meron ka, medyo duda-duda ka pa, parang hindi ka sure na kung nagpipray ka, sasagutin ba ng Lord, hindi ka sure kung nandyan si Lord, lagi ka nakafeel ng walang kasiguradahan. Lagi kang may parang pag-aalala. So, pag ganun tayo, we are prone to attacks. And sinabi ko, nung pagpasok ng taon ng 2023, nirecall ko yung aking preaching nung last January 1, sabi ko doon na, the Lord wants us to be vigilant dahil ang huling kaaway natin ay ating mga sarili na. So, kailangan natin maging vigilant sa ating mga emosyon, sa ating mga desisyon, na hindi talaga tayo pangungunahan ng ating personal decisions kapag nagde-desisyon. Lagi natin hilingin yung will ng Lord. Na kailangan nating maging sensitive sa boses ng Panginoon at kailangan nating ito na yung time na kailangan ka nang humingi ng direction sa buhay mo. Na Lord, ano bang gusto mong gawin? Kahit sa maliliit na bagay, umpisahan mo. Lord, pupunta ba ako dito? Lord, ito ba yung will mong negosyo? Lord, itong tao na to, dapat ko bang kausapin? Alam mo yun, may gustong makipagkita sa akin. Lord, dapat ko bang ituloy itong trabaho na to? Lord, lahat Lord. Kasi pag hindi natin ginawa iyon, andyan lang yung kaaway para magsamantala sa atin eh. Without vision, that my people perish. Without wisdom, my people perish. So if you will not ask for wisdom in every step of your life, kawawa. Kung lagi lang tayo, ito pa eh, kung lagi rin tayong walang masamang dumepende sa gamot, no? Pero we live a different life right now. Ito yung time, sabi nga nung dalawang mag-asawa, ay nung mag-asawa na, this is the year of open doors. And reveal na sa atin yan ang bunga nga ang pintuan. And sinabi rin sa atin na may authority tayo to sa Revelation 3, the those who will endure like the Philadelphia church in Revelation 3 will have the power to shut what no one can open and close, 'di ba? We can have the power to shut and close. So if we will shut the negativity sa mga lumalabas sa bibig natin and we will open our mouths for declaration. Kasi kung hindi natin gagawin yon, hindi natin mapapamuhay talaga yung salta ng Diyos eh. Wala na tayong ibang panahon. Paniwalaan na natin yung mga salta ng Diyos ngayon sa buhay natin, yung mga dinideclare natin. For example, pag sinabi ng Diyos na nagpapagaling siya, paniwalaan mo yung salita niya. Whether ano pa yung nakikita mong manifestation sa katawan mo. Kasi we will not yun, doon tayo nabubuhay sa pananampalataya eh. We have to believe, kahit na hindi nakabilib-bilib. Kahit napaka-imposible na sa sitwasyon natin, we have to believe. Because one day, pag naabutan ka ng Panginoon, lahat ng pinaniwalaan mo, magagana. Amen po ba? Ang nakikita, ang kailangan, kasi this is a testing of character eh. Hanggang saan yung perseverance mo, hanggang saan yung, para mga ma-develop tayo, hanggang saan yung pasensya mo, hanggang saan yung pagpapatawad mo, hanggang saan. Kaya minsan, mga sagad-sagaran. You know why? Kasi nasa Revelation 12 tayo. Saan tayo dinadala ng Lord? Sa wilderness kung saan marami ng baha. Ayan na si Satan, nagpapaagos na ng mga baha. Okay? Nagbuhos na siya ng baha para habulin yung woman in travail na ipanganganak. Yung ipanganganak kasi yung child, symbolism na ipapanganak yung karakter ni Kristo sa atin. Yun ang habol niya eh, patayin yung child. Hindi siya papayag na ma-develop yung karakter ni Kristo sa atin. Bakit? Alam niya na yun yung susi para bumuhos yung gloria ng Panginoon dito sa lupa eh. Na kapag naggumalaw na yung mga anak ng Diyos sa karakter niya, di ba, eto nga eh, natatawa nga kami kasi parang inuulit lang ng mag-asawa na prophet yung sinasabi namin sa inyo eh, na kahit anino nyo lang, di ba, sabi nga kay Apostle Pablo na basta na bumuhay ka ng may kabanalan, kahit hindi ka pa nagsasalita, nanginginig na yung kaaway. Sabihin, nagsisilayasan na sila sa bahay nyo at
pati yung lahat na, kasi maraming klase ng demonyo eh. Andiyan yung, meron ding demonyo na parang, kung meron sa family nyo, laging na-aksidente, it's a curse. May demon na nakatali sa pamilya nyo kung meron, madalas may ma-aksidente. Kalbawa, meron ding pamilya na parang puro lasinggero, puro babaero. May nakakabit na ano na generational curse na katumbas nun ay libo-libong demonyo. Kaya kung di tayo kikilos, nung tayo magdi-declare, hindi natin sasarahan yung butas ng kaaway, hindi tayo lalaban, at higit sa lahat, kailangan nating patawarin yung mga nakasakit sa atin because of those sins. Kailangan tayo mag-release din ng forgiveness. Mahalaga pala yon. Hindi pwedeng nagbabind lang tayo pero na, may bitterness ka sa heart mo. Saan? Bawa, may bitterness ka sa tatay mo, may bitterness ka sa kapatid mo, may bitter, o kaya merong may mga bitterness sa family. Kailangan ihingi mo ng tawad yon. Kahit hindi ikaw yung may nakaka-feel ng bitterness. For example, auntie mo may bitterness sa lola mo, kapatid mo may bitterness sa tatay mo. Ikaw ang intercessor na mag-i-stand in the gap, mamamagitan, parang taga-away, taga-awat pala. So, parang imamagitan mo, Lord, in behalf of my sister, forgive my sister for her heart na may bitterness sa akin. Let there be reconciliation, Lord. Gets nyo yun? Kasi kapag meron kang, may mga ganun sa pamilya, sa personal nating buhay, hindi kayo makakatawid kasi hihilahin kayo pababa niya ni. Papatayin, yun yung papatay sa spirito nyo. Kapag hindi hinayaan nyo yung mga emotion na yan na nakatali pa yan sa inyo, para kayong nakakulong dun eh. Kailangan nyo makawala. So, hindi ko sinasadya itong mga sinasabi ko. I'm just listening to the flow of the Holy Spirit because I'm different, dinidifferentiate ko, pinagko-compare ko yung sabi ng Lord sa akin na paghihiwalay na ginagawa niya. Kaya may pang 1 o'clock, may pang 2 o'clock, may pang 6 o'clock. And sabi ng Lord, mas nade-develop yung character pag nasa tahanan. Sabi ng Lord, I'm not interested sa performance ng mga anak ko pag nasa loob ng church. I'm not interested kung paano nila pagsilbihan ng pastor or pagsilbihan ng bawat isa. I'm not interested in that. I'm interested how they react with one another in their homes. Kaya tayo inano ng Lord na kasama ang pamilya natin sa pagsamba. How would you react habang nag-worship ka? May magulo sa tabi mo, hindi ka makapag-worship. So, doon yung tinitinan ng Lord, our reaction, our motivation. Kasi doon, mapipurify yung emotions mo eh. Mapipurify. Unlike na pag nasa church ka, ayusin mo yung sarili mo, pati emotions mo. Hindi ka papayag na halata ka may problema, di ba? Minsan nga, ang saya-saya mo pa eh. Ang happy-happy mo pa kapag nasa isang church ka. Kasi naranasan ko yun eh. I've been there. Ako mismo, ayoko makita ng mga kasama kong malungkot ako. Kaya nag-ano ako, sabihin na natin, isang term na tawag doon, hindi naman plastic, pero talagang ayaw mo lang talaga magpakita ng ano na parang kawawa ka. Alam mo yon na parang bibihis ka, nagpupustura ka. Hindi yun ang gusto ng Lord eh. Ang gusto ng Lord, yung totoo. Yung ano yung performance sa bahay, yun ang mas tinitingnan. Yung bang, kasi ganito yung mga nagiging senaryo nung bata ako. Minsan, lalo na nung nag-uumpisa pa lang ako. So, syempre, first time ko makapasok sa isang church. Alin yung mga tipong nag-aaway-aaway kami sa bahay. Pero pagdating sa church, parang okay ka, parang walang nangyari. Pero hindi ko pa pinapatawad yung kapatid ko. Alam mo yon, yung parang kailangan mo lang ayusin yung itsura mo para lang hindi ka nang galing sa away. Pero totoo, galing ka sa away, tapos di pa ako nagpapatawad. Diba? Sometimes, ganun eh. Parang kang nagsusuot ng another na damit. Parang, kumbaga, nagko-costume ka pagdating sa church. You're not the real person in your... Kasi di ba may ganon? Iba yung ugali sa bahay, iba yung ugali sa simbahan. May ganon, di ba? Pagdating sa church, matulungin. Pagdating sa bahay, tinatamad. Ganon eh. It happens, lalo na sa mga kabataan. So, hindi nakikita yung tunay na ugali ni Lord. Kaya niya dinisenyo ang house church kasi that's the time that yung tunay na ugali natin nagsisilabasan. Nakikita ng Lord kung paano tayo makipag-relationship sa ating mga pamilya, sa ating ano, kumbaga that's the real us eh. And that's what the Lord wants. At ang gusto niyang tumbukin is maligtas yung ating pamilya. That's why he never left Jerusalem. Jesus himself, kung tutusin sa kapangyarihan na meron siya, pwede na siyang lumakad sa iba't ibang parte ng mundo. Pero sinunod lang niya yung Ama. Andun lang siya sa tatlong lugar. Sa Jerusalem, sa Samaria,
At saka hindi ko pa alam yung isa. Judea. He just stayed in those three places. Hindi na siya lumayo kung saan siya naroon. At nakakasaklap lang kung saan siya pinanganak, he was rejected by the people, by his own people, and by his own family. Okay? Pero okay lang yun. Natinag ba siya noon? Hindi. Sinunod niya pa rin yung ama. Patuloy pa rin siyang nagpagamit. So, actually may dream ako eh. Para ba suportahan itong ano ko? Itong what's that? Tatay. Anyway. Sorry, hindi ko na-record. Bakit magiging food basket ang Pilipinas ng Asia? Kasi may magaganap na worldwide. Ano yun? Bakit tayo magiging blessing sa mga nation pagdating sa pagkain? Dahil magrarasyon tayo ng pagkain, physical and spiritual, sa iba't ibang bansa. Dahil magkakaroon ng malawakang famine. Okay? So, grabe no? Grabe to. So, itong mag-asawa na to, nagsabi sila nun. So, kinonfirm lang yung nare-receive ko kay Lord. O, yun na naman tayo. So, this is not, God is no respecter of person. Who am I, Lord? Pero natanggap ko yun eh. Natanggap din nila. So, kung natanggap ko, natanggap nila, naniniwala ko matatanggap nyo rin yung mga future plans pa ng Panginoon because sabi ng Lord, He's no respecter of person. You just ask the Lord. Lord, anong ginagawa mo? You just have to ask the Lord. Binigay mo na. Tapos tayo sa dream ko, tapos yung sunod na interpretation siguro, yung kung ano pa yung iahabol ng Lord. Kasi ano pa eh, hindi ko alam eh. Basta na, I just go with the flow. Yung dream ko, nakita ko yung sarili, nakita ko una muna yung may hill sa paana ng bundok. May paana ng bundok, grassy land. And then suddenly, nakakita ako ng dalawang bride muna. Yung bukas lang foreigner, yung isa black hair na para siyang ano, hindi naman Indian, pero alam mong foreigner. And then yung isa blonde hair na alam mong American. They were wearing white robes, white gowns, pang wedding yung gowns nila. And nakatapak ang paa nila sa lupa, tumatakbo sila ng... Nancy, asan ka? Ba't nawala ka? Tumatakbo sila ng paakyat ng bundok. Sabi ko, ano yun? Bakit ako, nakita ko nga pala yun during the times of, di ba sinabi ko na sa inyo na ano, it's not the time na mag-spend tayo talaga ng time to really worship the Lord in spirit. Nag-worship ako in tongues ng 1 hour. And then, after an hour, hindi muna ako umalis sa worship, nag-quiet ako, and then sabi ko, Lord, I'm waiting. Hinintay ko na makakita ng vision. Talagang inupuan ko. Hindi ako umalis sa attitude of worship. Hindi na ako kumakanta. Hindi na ako nagsisinging in tongues. Pero binuksan niya yung spiritual eyes ko. I see in the spirit yung pangitain na yon. When talagang totoo na kapag when you wait upon the Lord, kumbaga, during my singing, worshiping in the Lord, wala akong nakikita, pero nung tumahimik na ako, sabi ko, speak to me, Lord, for your child is listening. So, nakita ko yon yung dalawang bride sa paana ng bundok. And then, ang ganda ng grassy land, pero ang background ng madilim na. Pero, parang yung focus ng liwanag, nakikita ko silang dalawa. Pero madilim na yung paligid. Tapos, maya-maya, marami nang sumunod na mga brides, pero layo-layo yung distansya. Hindi sila magkakasama, parang galing sila sa iba't ibang direksyon. They're coming up in doon sa mountain na yon. I think yan yung Zion eh, yung sinasabi ko sa inyo, the brides. Then I saw myself na parang alam mo yung placenta na baby. Pero nababalutan ako ng parang putik. Na pilit akong kumawala doon sa parang plastic na parang placenta na maputik. Lumabas ako doon. Tapos madumi ako hanggang sa paglabas ko doon, nakita ko yung sarili ko na unti-unti nagkakaroon ako ng puting gown. And I was able to walk and join the bride. Tapos nakarinig ako ng tatlong words.
Una muna, actually not two, group of words. Ang unang word phrase or group of words ay the in gathering. So yun ang narinig ko, the in gathering. And then sumunod na narinig ko is ayun, yung the bride of Christ, parang ganun eh. And then yung pangatlo, spotless and blameless. Yun yung okay tay, sige tay, mamaya. Mag-text daw ako. Tapos yung ulit, the in gathering, the bride of Christ, and then spotless and blameless. Tapos yun lang yung three words na Bilang. Yan balik, hindi ayoko pa, balik mo. Nag-message si Love. So ngayon, ang nakita ko, yung mga brides nga, sabi ng Lord that ito na yung time na seryoso na si Lord na paakyatin na kayo yung bride. Because there will be a wedding banquet. Okay? And kailangan, pag-akyat nyo, make sure na malinis na yung mga damit nyo. Handa na kayong umakyat. Kasi, ito yung verse na binigay niya sa akin. Na the kingdom of heaven sa Matthew 22, Jesus spoke to them in parable saying, the kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast to his son and sent his servants to call those who were invited to the wedding feast, but they would not come. Pero yung dumating, yung mga kung saan-saan galing, di ba? Parang ganun yung bride natin ngayon eh. Kung saan-saan silang galing. Kasi yung mga inimbitahan na mas matataas yung katungkulan, hindi dumating, yung talagang invited. So, this bride na nakikita ko, they come from different places. They were made ready. And then, sabi pa ng Panginoon, let us rejoice sa Revelation 19, verse 7 to 9. I think this is now the verse for us. Hindi ko ito tatapusin, Han. This is now the verse for us eh. Yung Revelation 19:7-9. Let us rejoice and exalt and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come and His bride has made herself ready, and it was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure. Tingnan nyo to ah. Grinant na ng Panginoon. Okay? Na magkaroon na siya ng fine linen, na magkaroon na siya ng malinis na damit, bright and pure. Eto, sinabi ng Lord, ano yung ibig sabihin ng fine linen, yung malinis na tela. For the fine linen is the righteous deeds of the saints. Yun daw yung mga kabutihan, yung damit mo, sumisimbolo sa kabutihan ng mga anak ng Diyos, sa kabutihan na ginagawa. And the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true words of God. So, kung titignan nyo dito, the Lord has made the bride ready. Ibig sabihin nito, balik tayo dun sa house church. The Lord has already made His bride ready through the mga sacrifices, mga pinagdaanan. At naniniwala ko na yung mga umaaten sa ganito yan eh. May difference kasi yung talagang traditional church at tsaka yung sa mga umaaten sa conference. Kasi kahit they have their own church, ang maganda doon na sanay yung mga hinugot ni Lord na nasa traditional na church, they also train themselves how to behave a house church. Lalo na noong pandemic. At minintain nila yon kahit wala na yung pandemic. And lalo na yung inano ng IFP na yung mga family, natuto sila, na mobilize sila, na kahit nasa bahay, kaya nilang magsama-sama, magpuri sa Diyos. At na-install sa kanila, na-instruct sa kanila na mag-communion. So they actually it's actually a house church kapag na-develop mo na yung bahay mo na ganun eh. So, kapag ganito lang naman yan eh. The church is not a building, okay? But
we ourselves, in-institute natin yung sarili natin na hindi mahawakan ng kahit sino, kundi ang Diyos lang ang humahawak sa atin at kumokontrol sa atin. What happens is, when we allow the Lord to personally change us, mold us, gamitin tayo for His glory sa ating mga personal na templo, and sinisimbolo yon ng house church na makakagalaw ng Lord ang malaya na hindi tayo madidiktahan. That's the time that the Lord can fully work. Kasi hindi natin lilimitahan ng Diyos eh. Like this sa ating fellowship, hindi natin nililimitahan ng Diyos na kahit hindi tayo nakikita-kita, nakakapag-text tayo na, oh, ito, kailangan mag-pray, ganyan. So, namomobilize tayo. And it's a different thing kasi may kasamang training yun sa bawat nakakasalumuhan natin sa bahay. At kung may kontra man dito, sabihin nyo sa akin kung meron kayong question na hindi nyo maramdaman o hindi nyo maintindihan. Kasi hindi tayo pwedeng hindi open dito eh. Kailangan marinig ko rin sa inyo kung ano yung nasa sa loob nyo, kung nag-a-agree ba kayo sa mga revelations, kasi kailangan nating, kasi hindi naman ako pa perfect, you know. Kailangan ko rin marinig yung panig nyo kung meron kayong mga hindi naiintindihan. We have to be open so that mas maipaliwanag namin ng mabuti, kasi we're always running on time. Nakita nyo, hinahati natin yung oras natin sa pamilya natin, sa mga gawain natin, pero pilit namin pinagkakasya lahat ng mga nililibid ng Lord. Sa totoo lang, parang kulang ang oras. At gusto ko rin bigyan ng panahon si Judel na makapagsalta, kasi marami din binibigay sa kanya si Lord eh. So, Judel, can you add something dito sa ating pinag-uusapan? Ayun. Yung focus natin ngayon is hindi pwedeng mahiwalay doon sa kailangan sa laman ng natural na utak natin. Kasi hindi tayo makakapag-operate ngayon nang meron tayong natural lang na utak. Kailangan natin ngayon, habang nag-mobilize tayo ng mga prayer concern natin at sumusunod sa Diyos, kailangan natin hearing the word of God, hearing the voice of the Lord. Kasi napaka-selan ito. Magbibigay ako example sa inyo ngayon ha. At hindi ko matutabi kaya ito isa. Ang pag-uwi ko galing doon sa babaeng nag-invite sa akin na nangihingi ng prayer, in-invite ako doon sa hotel nila. Sabi ko, hindi ko pa ito nakwento kay ate. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko dito? Habang nandun ako sa hotel. Doon ka lang, hindi pa kami nakapasok doon sa Red Planet Hotel. Sabi na sa akin ko, Berlin, tatay, mute ikaw tatay. Sabi na sa akin ng Berlin, ala? Sister, mag-mute ikaw, mag-mute. Yung pinindot mo para makapagsalita ka, tay, pindutin mo ulit. Sabi sa akin nung Erlyn, sister, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nasamahan mo ako dito. Sabi niya sa akin. Pero alam mo, sabi niya ganun, ano kaya? Hindi pa kami nakapasok dun sa ano nila. Ano kaya? Sabi niya ganun. Mag-pray tayo. Ano, minsan punta tayo sa heart center. Mag-pray tayo dun. Mag-blow tayo ng shofar. Tapos, sabi ko kaagad, di ba parang maganda naman pakinggan? Kasi sabi niyo, maraming may sakit doon eh. See, nakita niyo? Parang wala namang magkakasala doon eh, di ba? Maganda nga pakinggan eh. Pero, nagsabi ako ng diretso sa kanya. Pasensya ka na sister, kasi hindi kami nag-ooperate sa ganyan. Si Lord ang aming pinaka-pastor dahil wala kaming sariling pastor dito sa earth. Dahil kami ay pinapastol ng Diyos, hindi kami basta gagalaw ng walang operation ng Lord. Ibig sabihin, walang binaba ang Lord na na-receive namin. Pero siguro, kung alaw ng Lord, pwede yan. Sabi ko sa kanya kasi ayoko naman yung parang, ay hindi pwede, ganito, ganyan, ganyan. Hindi. So in a nice way pa rin. Pagdating ko doon sa hotel, ay doon sa hotel nila ako, regular sila doon nag-hotel mag-asawa.
at milyonaryo sila. Marami silang pera, pero yung asawa niya dumaan ng heart transplant at may battery yung puso. Expired na yung battery 6 months ago. So, pwede na siyang, nag-drain na yung battery, anytime pwede nang mag-collapse, mawala ng oxygen. Dapat nga, unang drain pa lang daw, wala na yung oxygen. Pero sabi niya, pero sister, di ba, ang buti ng Diyos, ganito, ganyan. Pero hindi ako nakapokus dun sa kausap ko kung paano niya sinasabi sa akin kasi medyo mababaw-babaw pa nakita ko eh. Kahit na nagsasabi siya na, sister, hindi ako sinamahan. Ang totoo niya, hindi ako sinamahan ng mga kapatid ko kay Kristo kasi natatakot sila na ma-hold up ako dahil ang relo ko, Rolex, nagkahalaga ng ganito. Tapos may dala akong laptop, halagang ganito. At sabi ko, ay, hindi ko po napansin. Kasi kung ako din po ay nakakaalam ng ganyan, hindi po kita sasamahan. Naawa lang, naawa ako sa kanya kasi hindi daw niya alam talaga yung paano mag-book ng Grab. Kasi, ha? Yung ba siya ba yung Jigel? Yun, kuya. Milyonaryo sila. Pero, hindi naman tayo tumitingin sa kung hindi anong kaya. Hindi mo sinabi lang sa akin. Dapat nilamayin mo sa akin sino ba yun. Okay. Pagkatapos nun, sinabihan ako dun sa kwarto. Magpipray na kami. Sinabihan ako ni Lord. Sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko dito? Ang sabi niya agad, kasi plano pang babae, yung babae na magtagal kami dahil marami pa daw kami pagkukwentuhan. Pero ang hope ko, walang ano na magtagal kasi ang alam ko lang, magtatrabaho ako for the sake ng kapag-pray ko sila. Ngayon, sinabihan ako agad ng Lord na umalis. Sabi niya, depart, go out from there, touch no unclean thing. Go out to the midst of her, be clean. You who bear the vessels of the Lord. So, ibig sabihin, there's something wrong with them. Kahit na sinasabi niya sa akin, sister, meron pa akong ano doon. May bawon pa yata akong ano doon na parang sa mga shaman na galing sa Israel, worth 5,000. Ibibigay namin yun sa grupo niyo kasi feeling ko yun na lang ang kulang niyo kasi on the go na ako sa prophecy tsaka ganito ganyan. Pero tumatahimik ako kasi we are living in heavenly anointing. Hindi naman tayo. Pero kung nasa mababaw-babaw pa tayo, baka nagtatatalon yung puso ko kung anong meron siya. Pero dahil wala na tayo doon, wala na rin akong pakialam kung anong meron sila. Tapos, sabi ko, uwi na ako. Nag-iwan lang ako ng short prayer. Tapos, uwi na ako. Ayokong tanggapin kung anong mga pinag-aabot niya. Pero yung huli, ninsis niya, abutan ako ng kape. Nilagay ko lang sa bag para hindi ma-open. Pero hanggang ngayon, yung kape, hindi ko gustong ilabas sa bag. Hindi ko nga rin gustong itimpla. Kasi sabi nga ng Lord, do not touch anything. Tapos nag-insis din siya, nabigyan ako ng pamasahe sa taxi, sa Grab. Hindi ko rin tinanggap, pero ayaw niya umakyat doon sa hotel niya hanggat hindi na kukuha yung GCash ko. So binigay ko na, kasi nandiyan na yung Grab. Ako na lang ang sasagot sa akin. Okay. Parang pala nangyari nung niniwang ko kayo. Pinip ko yung pera, hindi ko ginalaw kasi may message na akong malinaw sa Lord. Sa Isaiah. Pagkatapos nun, tinignan ko kung kay Lord talaga yung mensahe na binigay sa akin. After 3 days, ang GCash ko nagloko. Yung 3 days na yung sabi ko, nung pagka 3 days na yung Lord, ngayong umaga ko ibibigay yung, ibabalik yung pera sa kanya. Sabi ko, kaso hindi ko alam ang wisdom, Lord, kung paano naman na hindi din makaka-tasod sa tao. Di, inabutan ako ng tanghali sa dami ng ginagawa ko, hindi ko naasikaso. Pagdating ng tanghali, nagsicheck ko sa GCash ko after lunch kasi babalik ko yung pera, pero nagloko na yung GCash ko, makausap na kami ni Kuya Ian. Oh, tapos, after 10 minutes, na-resolve ko naman yung GCash, and then, in-forward ko sa kanya yung cash, binalik ko. Tututusin, pwedeng i-keep ko yung cash kasi may pangangailangan kami dito sa bahay. Ano ba naman yung 500? Pero, ito yung tandaan ninyo. Kapag familiar kayo sa Lord, makakaiwas kayo
doon sa bagay pag sinabi ng God na hindi. Hmm. Kasi talagang, pwede naman ano eh, ay nagbigay naman ng pamasahe sila Kuya Ian sa akin sa Grab. Tago ko na lang to. Yung binigay ng millionaire sa pamasahe. Kaya lang, I move with the fear of God. At mayroon akong may salita ang Lord sa akin na do not touch kahit ano doon. Kaya after 3 days, sinantay ko ang Lord. Ibinalik ko yung pera. Ano yung meron dito? Ito yung catch niyan. Marami tayong, maraming papasok. Mag-i-insist magbigay sa atin. Mag-i-insist sa inyo individually. Nag-offer ng kung ano-ano. Lalo na ngayong gumugulusok tayo sa laban natin sa financial, sa sakit, di ba? Sa mga pinagdadaanan ng katawan natin. Hindi lang ako nagsasalita about financial situation. Pati yung mga gusto natin, dinidesire natin, physical man yan at financial. Ibig sabihin ng physical, kasama yung health condition natin. Because sometimes, siyempre, nakikarried away tayo, gusto natin magkaroon ng solusyon agad. Yung sistema natin, yung mga sakit natin, yung problema natin, nagraran tayo agad kung anong mabilis na decision. Without, ano, sabi nga ni Stephanie, turuan ninyo, yung sarili ninyo, na magsalita ng ganito. Lord, kung nandito ako sa ganito, kung ikaw yung nandito sa ganitong sitwasyon, anong gagawin mo, Lord? Kasi kung hindi ako nagtanong nung gabi yun, kay Lord, kung ganang ganon, wala siyang salita. Teka, Judel, di ba, naabuto ako na sa Ali Mall. Sabi, pumunta pa kayo sa hotel? Hindi ko alam eh. In-invite niya ako sa hotel. Sabi niya, anong hotel yun? Kasi hindi nagbubook yung Grab ko. Ah. Naglalag. Red Planet. Naglalag yung plan. Yung ano, yung planet. Naglalag yung Grab. Sabi ko, paano ito? Naglalag yung Grab. Sabi ko, hindi kita mabook. Sabi niya, sister, pwede bang humingi ng favor sa'yo? Baka pwede mo akong samahan dun sa hotel namin. Tapos, healing din ako sa'yo. Napapray ako dun sa asawa ko. Kasi hindi ko alam anything pwedeng bumuwal yung asawa niya. So pinag-pray namin. Pero, mag-pray na nga kami. May salita na yung Lord. Nagmadali talaga akong lumabas, umalis agad. So yun, ganun. So, lahat ng sitwasyon ngayon, aralin ninyo, na tanongin ng Lord. Lord, kung nandito ka sa sitwasyon na to, ano ang gagawin mo? Ano yung gagawin mo, Lord? Amen. Lalo na, kung meron tayong mga sitwasyon na hindi natin makontrol, hindi na natin control. Kasi di ba, bilang human, minsan marami tayong pinaplano o nakikita na, nakikita ko pwede to, possible to, pwedeng maganito, ganyan. Ang problema kasi, minsan, sisirain ng Lord yung plano natin para ano, proteksyonan tayo. Kaya kailangan ngayong end times, marunong tayo magtanong. For example, hindi ko naman inaano yung kasama dun sa ini. Pero this time, kasi nga sabi mo sa akin, minsan hindi na ako nakakainom judel kasi wala na akong pambili. So pag gano'n na yung sitwasyon, ask the Lord, Lord, ito tama pa ba to? Ito continue ko pa ba to? Lord, po ikaw yung nasa ganitong sitwasyon. Anong gagawin ko? Kasi kailangan na natin pagtunong ang Diyos. Kasi nga, kapag pag tinanong natin ang God, make sure kumuha kayo ng Bible. Oo nga. Tignan ninyo. Confirm sa word. Ebidensya yun. Ebidensya yun na magkausap kayo ng Diyos. Yes. Na hindi lang yung thoughts ninyo yung nagraraning. Kasi dito tayo nadidisibe. Human thoughts. Okay? Ito yun. Ihiwalay yung human thoughts doon sa inaano natin. Doon sa ano ng God. Kasi itong human thoughts, maraming kasalanan yan. Kahit anong pigil mo dyan, marami ang magraran ng mga negative thoughts. Hindi naman tayo nakakalusot dyan lahat. Kaya,
when you ask the Lord, learn, ay, asa na ba yung Bible? And please, hindi ninyo ito magagawa sa app. Hindi nyo magagawa ito sa app. Na magka-cut ka ng Bible, Lord, kausapin mo ako, anong gagawin mo sa app, yung mamabubuksan ng ganun yan. Diba? Ito, Biblia lang, na textbook, ang pwede mong gawin ganun. Lord, Lord, kausapin mo ako, Lord, kasi hindi talaga malinaw sa akin yung direktiba na nare-receive ko kung okay ba ito o hindi. Ayaw ko talaga. Ngayon, kung hindi nyo maintindihan, hindi ko ulit. Buksan nyo ulit. Huwag kayo. Alam mo, sabi ni Stephanie, huwag kayong tumigil. Nakakatanong sa Diyos hanggat hindi nyo nalalaman ang sagot. Huwag kayong tumigil. Nakakadasal sa Diyos hanggat hindi nyo nakukuha yung resulta. Huwag kayong tumigil. So kung yung life natin nakahiwalay dito, medyo mahirap kasi talagang malilito kayo. Kumbaga sa ano, supporting documents. Ay, may sinabi sa akin si Lord. Ito yun. Si ate, nag-remind sa akin, Julen, siguro ngayon mabuti pa yung i-journal na lang natin o kaya picture natin o kaya mag-video na tayo kung ano yung mga pinagagawa ng Lord sa atin o kaya binigay sa atin ng Lord. Ang tawag doon, document, i-document. Parang isulat. Oo. Para may ebidensya na tayo, Judel. Kasi Judel, excuse me. Yung galaw ng IFP. Yung naka-document January 1, 2023. Nakalagay doon, kung i-resend, paparesend ko kay Ian sa Warriors. Dahil nakalagay doon na sinabi ko kung anong na-reveal sa akin noong New Year. Yung nasabi ko doon, yung prophecy ni Lord na magkakaroon ng ano, ng may mangyayari na ikagigimbal na buong mundo. Ito na yung gere. Tapos, na yung, tsaka binigyan ako ng Lord ng wings na umaapoy dun sa, nung January. And then nagulat ako, sinabi ng mag-asawang Herzog na God will give you wings. So, balikan nyo yun. Ipapresent ko yung January 1, 2023 as a review para malaman nyo kung ano yung, and I'll try to find yung exact message ni Herzog na tungkol sa wings at saka dun sa, si Herzog din pala, Judel, nagsabi rin siya na magkakaroon ng gera nung July 2023. Naging bisita siya sa isang ano sa Amerika. Nasabi rin niya yung gera sa Israel na mangyayari. So, makikita mo na yung galawan ngayon ng Lord ay nahigipag-usap ang Panginoon sa lahat ng nagtatanong sa Kanya. And I really spend time. At saka, gusto kong malaman niyo kung anong gera nangyari nung pagpasok ng 2023. Kaya I want everyone to have a review of that, to listen to that preaching ng January 1, 2023, papa-present ko kay Ian. Sige. Nakita mo na ba? Nakita mo na? Yung nasa bungad. I-resend mo lang yung preaching. Importante ngayon yung hearing and obey. Kasi hindi magbabago yung lifestyle natin. Ano sinabi mo? Magpapatuloy tayo dun sa nakasanayan natin. Yung hearing and obey dun sa spiritual na sistema ng Diyos, masahol pa yung magiging epekto niyan sa physical natin. Kasi ganito yan. Nagpi-prepare tayo. We have only 2 years. Wala na nga yata. Diba? Kasi mababawasan. Kasama yung 2023 eh. So, lumalabas hanggang next year na lang. 2024. Oo. So, ano yung preparation natin? Speak and declare, though they were not, yung anak mo, matigas ang ulo, hindi, Lord, blessing yung anak ko. Kasi kung hindi nyo gagawin yun, anong aanihin nyo kung wala kayong tatanim? Kasi the word of God is the seed of palo. Diba? Buto yung itinatanim ninyo. Ito ang sinabi ko sa mga anak ko. Every time you eat, you give thanks to the Lord. Sabi ko yun, bakit? Kasi si Jesus, nung nag-multiply siya ng fish at saka bread, he gave thanks. And then nag-multiply. Sabi niya, okay, mami. Kasi sabi niya, ganito yung mga anak ko pag nag-pray, parang mga robot. Bakit? Yan. Lord, bless this food. In Jesus name. Thank you, Jesus, for this food. Amen. Ganyan sila lahat.
Mula na sa ate, hanggang doon sa bulso, ganyan yung prayer. Lord Jesus, thank you for this food. Bless this food in Jesus' name. Amen. O, diba? Isang minuto lang, wala pa. Ganyan kabilis. So, this time, Lord, we bless this food. In the mighty name of Jesus, thank you for this food that we eat. We declare na magmumultiply lahat ng kakainin namin at binibigay mong provision sa amin. Kasi, nag-inspect pa yung multiplication para ano, para magbo ngayon in a latter season. Tapos alam niyo ba, nung nag-preach sila, naalala ko yung lagi kong binibigay. In the year of famine, ano, the Philippines will eat plenty. Bakit? Kasi nagtanim tayo ng panalangin. Eh kung sige, mag-imbak tayo ng sakusakong bigas para dyan sa dalawang taon na preparation natin. Alam ba natin kung kailan matatapos yan, yung famine na yan? Hanggang kailan ba tatagal ang physical na pagkain sa tao? Lalo na kung kagaya sa atin na wala tayong masyadong kakayahan. Hindi rin nga natin alam na yung after 2 years ng preparation natin, eh mahiga pa tayo mga ulo natin sa higaan natin dito sa bahay. Wala tayong alam. So the only way to prepare is to set your heart, your mind to God. Amen. Na may tama, yung dapat tama para sa mga puso natin, dapat may tama yung mga isip natin kapag sunod sa Diyos. Kesa mag-focus kayo dun sa nakakatakot na darating yung punto na magiging ganito yung buhay natin. Ano sabi nila ni lagi? Focus to God. Focus to God, to Jesus. Nay, wala akong gas. Ay, sabi ni nani sa focus si God. Si Lord, bahala dyan. Yaman si Lord. Nay, ano, ubus na bigas. Eh, nay, focus kay Lord. Focus kay Lord. Kasi, we alam niyo, we're striving eh. Bakit di nag-strive tayo? Kasi nakalaban natin, sarili natin. We're striving in obedience to God. We're striving na makarinig sa Diyos. Bakit? Kahit manahimik tayo, pumunta tayo sa pinakatahimik na lugar dito sa mundo, maingay yung utak natin. Maingay to. Itong utak natin ang pinakamaingay sa lahat. Yan. Subok niyo pumunta sa pinakatahimik na lugar. Yung utak mo, gumagana pa rin, oh. Hindi tumitigil. Diba? Subukan niya yan. The all peace na makukuha natin yun. Ito yung sabi ng Lord, peace that I give you, the peace that the world doesn't give you. So then, best practice yun habang may time pa. Ngayon natuwa ako kay Yenye. Kasi sabi ko ganito. Sabi ko ganito kanina umaga, sabi sa akin ng Lord, huwag kang kumain ng lunch. Kasi kumain ako ng umaga kasi sinabayan ko si Rodel. Sabi ko, Lord, saan ko isisingit yung fasting ko? So sabi ng Lord, sa lunch. Sabi ko, Lord, tapos sabi niya, yung fasting mo, naiintindihan na ng mga kabahay mo na kailangan din nilang maging lifestyle. Bakit? Kasi tinitanong ko ang mas sundalo. Ate Jen, pakimute please. Hello, Ate Jen. Malayo yata sa phone. Lord, kapag hindi mo na-train yung mga kabahay mo ngayong season ng peace, hindi sila magiging ready sa season ng distraction. Bakit? Di ba nga yung mga sundalo, pag nagti-training sila, yung training nila parang may gera na. Yung sabak ng training nila, yung parang as if magkakagera na. So, natuwa naman ako kasi, sabi ko, Lord, hindi ko alam paano nito ako mag-uumpisan eh, ng ganito. Kasi si Sam parang monster kumain ngayon dahil sobrang gutom mag-review. Pero si Sayin na una, sabi niya, Mami, hindi ako magla-lunch. Magpapas ako ngayon lunch. Nagpusa. Wow. Ay, sabi ko, okay, Lord, ikaw nga ito. Tapos, si Jillian damay. Kasi, si Jillian at Ate Yenyen putumaya. So, glory to God. Kaya, nadamay yung iba kong kabahay dito na hindi ko kailangan magsalita. It's just the glory of God na nakaka-affect dun sa mga kabahay ko. So, praise God. So, we need to train our minds, our heart,
na parang ito na yung panahon ng pagtuto. Kasi pag hindi, o yung panahon ng distraction. Kasi pag hindi, hindi mahihirapan tayo sa oras ng distraction. Kaya tayo magtitinga yan. Kaya tingnan niyo si ate, di ba? Pinupush, push ng tulak-tulak ng tulak si ate. O ito yung mga, makinig kayo sa mga balit, makinig kayo sa mga ano, maging concerned kayo sa paligid niyo. And, ito yung pinaka-pipray natin ngayon na itong coming election natin. Kailangan natin tutukan itong coming election natin. Na yung mga buhay ng mga Kristiyano eh, hindi ma-compromise. Okay? So, pray natin. And, magtulungan tayo kung sino yung by area natin. Kasi yung ipa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 p
kilig. Atay na rin, hindi ko atay, third day yata yun. Sabi nila na, kailangan makuha niyo yung blueprints na lang. Hindi na order? Naiintindihan natin kung ano nangyayari. Nare-release lang yung, actually yung blueprint na unang nirelease, nakuha natin. Nakuha natin. Sabi ni Ate Risa kanina, yun yung blueprint na yun. So yan yun. Tatapusin ko muna dito para hindi kayo masyadong ma-overwhelm. And extension na tayo sa oras dahil sa ating discussion. But glory to God kasi pinaka-importante ngayon yung preparation. Wala man tayong ibang babaunin sa times of distraction. Kundi mga sarili lang natin. Wala tayong madadala kahit ano. So, let us pray. Ate, wala ka nang idadagdag? Wala na muna. So, closing prayer. May akong idadagdag mamaya. Panoorin niyo sa